napakasimple. Ibabahagi ko sa inyo yung aking year-end vlog. Nandito tayo ngayon sa Buenas Ridge, sa Barangay Tala, Bataan. As you can see, mga kasimple, napaka-cool ng place. Pwede itong ma-recommend sa mga gustong magtanggal ng stress. Ganun. Sa mga gustong ma-feel yung dampi ng simoy ng hangin. Ngayon din siyempre, o pwedeng humabol hanggang Enero. Tingnan yung mga kasimple, o. Napakaganda. Ito yung ano, nasa ano tayo. Nasa hilltop tayo. At overview na magagandang tanawin na makikita mo dito. I thought na hindi ako mag-vlog ngayon December kasi wala akong maisip na talaga na content. But since niyaya ako ng anak ko na magbatirol dito sa May Tala, so naisipan kong i-share na rin sa inyo. If ever na naghahanap kayo ng lugar na parang tulad ng Baguio na malamig, may re-recommend ako to, mga simple. Sobrang ganda talaga. Yan. Isishare ko sa inyo yung clip ng ano, ng sunrise na nakuhanan ko. Ihiramin ko yung video ng anak ko. It's not my own video, but I will borrow my daughter's video dun sa pagkakakuha niya sa sunrise. Yan, nasa taas tayo niyan. Yan sa gawing baba. Ito pa lang yung ano. Ito isa pa lang ta sa ano. Isa pa lang to sa view dito sa taas. Maraming pumupunta dito, maraming namamasyal. Yung mga mahilig sa ano, sa nature. Ayan. Madami yung pumupunta dito. Bababa na tayo kasi na medyo andan yung family ko sa baba. Kumakain sila doon. Ayun. Nagbabatirol sila doon. Umiinom sila ng mainit na batirol. Ayan. Maraming magaganda. May kabayo din. Tayo, ayan. Napaka-presko na ano. Mga pumapasyal dito, pamilya, single, mag-jowa, ayan. Once again, ikot natin. Mag-aalas 10 na, pero ano, napakalamig pa naman ng paligid. Kahit na tanghalin tapat dito, mga kasimple, malamig. Kahit may re-recommend ko yung place na to sa inyo kung hindi kayo makapunta sa Baguio dahil malayo, di ba? Diyan, sa Azotea na yan, makikita mo yung overview ng city. Mas maganda dito kapag gabi. Kasi makikita mo yung iba't ibang kulay ng mga ilaw. Lamig, oh. Ang hangin. Ang hampas ng hangin.
Pagkatapos natin sa doon sa ano doon sa taas sa ridge, punta naman tayo kay Aling Polly. Ito yung papunta sa The Hills, mga kasimple. Ayan yung gate niya, oh, sa baba. Ayan na, diba? A few moments later. Buenos Ridge! Yes, so pauwi na kami. It's a very wonderful experience again. Yan, sanctuary. Sanctuary. Ito yung sanctuary. Sa kanan. Sarado. Yan, sanctuary yan. Pero ano siya, sarado. Sarado ba? As you can see, no, parang napaka... peaceful ng place. Wala man kalat-kalat ng mga bata or walang tambay na. Yes, walang tambay-tambay, walang inom-inom or whatsoever na nakaka-hassle sa paningin. Yung halos yung mga pumupunta dito, mga turista. Kasi itong lugar na to, tourist attraction ito. Halos yung mga bikers din pumupunta dito. Yung mga motorists. Yes, para magpa-picture lang sa ano sa place. Actually, meron pa kaming isang lugar na hindi napuntahan. Yun yung pinaka upper view na makikita mo yung buong city sa Bataan. Kaya lang hindi kami nakapunta doon kasi hindi na rin namin nahabol yung ano kanina, yung pagbukas niya. So, ayan. Parang yung daan papunta sa ano sa Baguio. Paano pa curve din yung daan. Tapos yung parang yung sa ano the road yung mahalaman yung ano yung dadaanan. Ayan, dito sa ano, ito na yung parang residential area ng ano dito sa Gawing Baba. Pero tama may mga dip curves. So halos dito mga kasimple, mga farm. Malalaking mga farm yung madadaanan dito. Malalaking mga lupain na dinevelop ng mga ano na kabilin. Ito yung church nila. Kanina may dadaanan namin, may kasal dito eh. So again, pababa. Actually, nung pumunta kami dito na madaling araw, hindi namin nakita talaga yung kabuuan ng mga dinadaanan namin. Kasi ano, dahil nga madilim, at hinahabol namin yung sunrise. Ayan. So ngayon, mas maliwanag kung maishishare sa inyo. Yes! Yes, kumuha lang ako ng clip ng video ng anak ko sa sunrise. Pero actually, it was taken... mas nauna yun na ano na nakuhanan. Bali isisingit ko lang sa ano, isisingit ko lang sa video ko yung clip na yon. Actually hindi ko own yung ano yung clip na yon. Sa anak ko yung video na yon ng sunrise. So ngayon mas maliwanag kung maipapakita sa inyo yung dinadaanan. So yung mga mahilig diyan na mga habol na getaway sa Christmas before ng end ng year. Kung gusto ninyo na very romantic place, na cool, na mas malapit puntahan, katulad ng, kung gusto nyo na mas malapit na place na katulad ng Baguio, na malamig, may re-recommend ako sa inyo na puntahan itong place na to. Dahil malapit lang naman yung Bataan. Ayan, pababa. Ayan. Zigzag yung ano. Parang yung sa Baguio nun, mararamdaman mo sa tenga mo yung parang bumabara yung hangin sa tenga. Yes, parang sa Baguio siya. Pataas, same width pa baba. Bakit? Isipin mo, nakapremera kapag pababa. Di ba nga, parang engine brake. Okay, di ka nagpre-preno. Kasi kung nasa Baguio ka, pababa ka, tapos preno lang ginagawa mo. Magkano yung caliper eh. Mag-iinit, dedikit sa display. Okay lang kasi nakita kita kanina ko ba. So, meron silang inilagay na dito? Ano yun, salamin, di ba? Salamin. Para makikita mo yung makakasalubong mo dahil nga, paano talaga yung daan, pa-curve. Yan, pa-curve siya ng store. Ito, malakas na. Ito na, so, yung
dahil nga malamig yung place, yung halos yung mga may o-offer nila man ng mga pagkain dito, marami yung makikita nyo mga lomihan. Yan. Lomi ng tala. Ano yun? Lugaw ng tala. Lugaw ng tala ba yun? Yun, basta parang lugaw ng Batangas, ganun. Gotong Batangas, dito naman gotong tala. Yeah, dahil sobrang malamig yung place, yung kakainin natin dito or yung makakain niyo dito is mga lomi, ganun, yung mga maiinit na sabaw at saka Batirol, yan. Isa sa mga famous na inumin dito is yung Batirol at ang kanyang kapartner ay Suman. Marami rin kayo makikita sa sa daan ng mga nagtitinda ng mga prutas. Yan, dahil nga more on farming dito, kaya yung mga harvest nila is yung fresh na harvest nila yung mismo itinitinda nila sa harap ng kanilang mga bahay. May share ko lang ah, mga kasabi. Itong year na to, maraming mga magagandang memories at saka marami din na mga hindi magandang memories. Pero gaya na lang lagi ng mga yes, lagi nating tatandaan na itinatapon yung mga bad memories at kinikip yung mga good memories, di ba? Maraming mga masasakit na nangyari sa buhay natin this 2021, tulad na nangyari yung pandemic, di ba? Maraming mga nagkasakit, maraming mga sa buhay na nawala. Pero hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Tingnan niyo, parang puso, no, di ba? I-share ko lang na when I was in a depression part ng ng life ko, itong bataan yung naging healing place ko. That's why I would say na sa mga darating pang life na ibibigay sa akin ni God, gusto kong dito na ako tumanda. At dito na rin ako mag-i-stay ng mapayapang buhay, starting over again. Iiwan na natin yung magulong city as much as possible. Sana, if God's will, ayoko na magturo. Oh, yun yung pinag-pray ko. I hope that God will bless each and every step of the way. Kasi kahit anong gawin pa natin plano sa buhay natin, if it is not God's will, wala tayong magagawa, di ba? So let's just hold on to our faith. Tapos kapag nag-pray ka, paniwalaan mo na totoo na mangyayari, di ba? So meron pa habol na blessing ito 2021. At si Lord na lang yung nakakaalam kung ano yan. I want to thank you guys for watching my video over and over again, for supporting us all the way, for supporting me all the way sa video ko. Kasi lagi ko sinasabi na gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko na to, yung this is one of the way na paano ko pwedeng na-expression sarili ko na sa totoong buhay, hindi naman talaga ako gumaganyan, nagsasalita. Pero during doing this thing, nagbablog ako, parang ang dami-daming ideas sa isip ko na gusto kong i-share. So, thank you so much mga kasimple. May God bless us all sa darating na 2022. Sana mapayapa at masaganang buhay ang sumalubong sa atin. Wala nang mga problema, wala nang mga sakit, wala nang lahat-lahat ng mga negativities. Sana lahat na lang ng mga tao sa mundo masaya, wala nang sakit, wala nang away. God bless everyone!